Okay, magandang araw po sa inyo. Welcome po sa aking vlog. Sa oras na ito, mga brothers, magiging topic natin ngayon tungkol po sa langis ng ating makina. Particular po sa ating Kawasaki Baraco 175. Kaya natin tatopic ngayon yan, mga brothers, kasi napakarami nagtatanong sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel, yung Mariano Brothers Moto TV. Ang tanong nila, gano'n raw bang karaming langis ang ilalagay sa ating Kawasaki Baraco? Kasi naguguluhan pa rin sila eh. Meron kasi naglalagay 1.5 liters, meron naman 1.4, 1.3, 1.2. Iba-iba yung sagot nila. Iba-iba yung daming nilalagay nila sa kanilang makina. Ngayon, ang isa pang tanong nila, ano daw bang dapat na viscosity? Kasi naguguluhan sila dyan, meron silang sinasabi 20W50, meron sinasabi 20W40, kasi ba maraming klase ng viscosity. Ano ba ang tamang viscosity ang dapat ilagay sa ating Kawasaki Baraco? Yung nire-recommend talaga ng Kawasaki. Yan po yung ating sasagutin sa oras nito. Sa tulong po nitong ating reference, kasi meron po tayong libro dito na dapat nating tingnan. Ito po yung reference sa ating Kawasaki Baraco 175. Sasagutin natin yan sa oras na to. Pero bago natin simulan yan, kung napasal ka na sa aking channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe. Pakipindot po notification bell button, piliin nyo po yung all para updated po kayo pagka mag-upload po ako ng mga bagong video. Okay mga brothers, ganito po gagawin natin. Para po mas makatotohanan yung ating gagawin, hindi po maging kuro-kuro na hindi lang sa akin palagay, gagamit po tayo ng reference doon po mismo sa gumawa ng Kawasaki Baraco para po hindi tayo maligaw. Ayan, kasi nga po maraming naguguluhan. Yung iba kasi ang ginagawa nila, pag nagpa-sensual po sila, ang nilalagay nilang langis ay sobrang taas ng viscosity. Tapos sobrang dami pa nilalagay nila, 1.5 liters. Ngayon may nagsasabi 1.4, 1.3, iba-iba. Ngayon, para hindi po tayo maligaw, mga brothers, gagamit po tayo ng batayan dun mismo sa gumawa ng Kawasaki Baraco. Ito, meron tayong libro dito. Meron tayong reference para po hindi tayo maligaw. Ayan, mga brothers, para hindi maging lalabas, para hindi maging kuro-kuro. Ito po ang ating magiging batayan para hindi tayo maligaw, mga brothers. Okay, mga brothers, ito, gagamit po tayo ng reference para po makatiyak tayo kung ano yung langis na gagamitin natin sa ating Kawasaki Baraco at saka po yung kanyang dami. Ngayon, dito tayo magpo-focus sa Kawasaki Baraco. Meron tayo dito Raider 150, meron tayong Eliminator, meron po tayo dito pang Fury, meron tayong pang Honda. Ngayon, dito tayo sa Kawasaki Baraco. Dito po mga brothers, alamin natin ano ba ang dapat gamitin na langis at saka yung kanyang dami. Dito tayo sa kanyang engine lubrication system sa page 6-5. Dito sa specification na engine oil. Ayan. Yung type niya mga brothers, ayan. API, SE, SF or SG. API, SH or SJ with Jasoma. Yan po yung type ng oil. Yung kanyang viscosity, SAE 10W40. Yung kanyang capacity, 1.1 liters when filter is not removed, 1.2 liters when filter is removed, 1.4 liters when engine is complete dry. Ayan. Lumalabas mga brothers, pagka mag-change oil po tayo at hindi natin gagalawin yung ating filter, ang ilalagay lang natin langis ay 1.1. Ngayon, kung magpapalit po tayo ng filter, ang ilalagay natin langis ay 1.2. Ngayon, pagka ang makina natin ay totally dry, ang ilalagay natin langis ay 1.4. Kaso po, nangyayari ngayon mga brothers, yung mga katanungan ng ating mga followers at saka subscriber, ganun daw bang karaming langis? Nalilito kasi sila. Ang nilalagay kasi ng ibang nag-change oil, napakataas ng viscosity na nilalagay nila. Hindi na po 10W40, minsan 20W50, 20W40. Pero ang nire-required lang po ng ating Kawasaki ay 10W40. Ayan, iyan po nire-recommend ng ating Kawasaki. Nakalagay naman po dito yan sa ating kabilang page.
dito sa periodic maintenance, ito nakasulat naman, ang recommended oil ng ating Kawasaki Barako, ayan kung mapapansin nyo, Barako po yan. Ang nire-recommend po ng ating Kawasaki Barako ay yung type niya API SE SF or SG, API SH or SJ with Jasoma. Ang viscosity niya 10W40, capacity 1.1 liters when filter is not removed. Pag hindi ka magpapalit ng filter, ang lalagay mo lang na lang is ay 1.1. When filter is removed, 1.2. Pag mapapalit ka ng filter, 1.2 po ilalagay nyo. Pero pagka totally dry ang inyong makina, nagbabakin ng makina, 1.4 liters. Yan po yung ating nire-recommend ni Kawasaki na dami ng langis at saka ng viscosity. Ngayon mga brothers, ang nangyayari po kasi ngayon sa ating mga baguhan na nagmumotor, ang nilalagay nilang langis ay 1.5. Ngayon, pagka nag-drain sila ng langis, dito po kasi sa ating manual, kung mapapasin nyo po, pag nagpalit ka ng filter, dapat daw ay 1.2. Ngayon, pagka nagpalit ka ng filter, lumalabas, kung ang laman ng makina natin ay 1.4, at nagpalit ka ng filter, 1.2 lang dapat mo ilagay. May maiiwan 200 sa loob ng makina. Ngayon, pag naglagay kayo ng 1.5, magiging 1.7 na ang laman ng makina nyo. Ngayon, panggagalingan na po yan ng sobrang init, yung dami ng langis. Pag dumami po yung ating langis sa ating makina, ay panggagalingan po yan ng sobrang init o overheat, overheating. Meron po tayong katunayan yan, nandito rin po yung service manual. Ito, dito natin tingnan sa likod mga brothers. Pag sobrang dami ng langis, wala na po sa standard, ang mangyayari sa kanya, ito, ito mga brothers, overheating. Ayan, ano-ano pinanggalingan overheating? Firing incorrect, fuel air mixture incorrect, compression high, engine load faulty. At saka ito mga brothers, oh, engine oil level too high. Ayan, pag sobrang dami po ng langis, panggagalingan po yan ng overheating, sobrang init ng makina. Yung sobrang daming langis, 1.7, 1.5, 1.2, eh, ang laman po ng makina natin ay gaya ng pinakato kanina, 1.4 lang. Ang nangyayari, pagka sinensyon natin, may naiiwan na 200 or 300, naglalagay ka ng 1.5, ang mga mangyayari ngayon, ang laman ng makina nyo, 1.8, lalabasan, nagaanap na po ng lalabasan yan, sa sobrang init niya, nangyayari po, tumatagas na po yung ating mga oil seal at saka yung mga o-ring. Kaya po ang ating motor kahit bago pa puro tagas na kasi po wala na po sa standard yung kanyang engine oil, masyado po siyang marami, too high. Ngayon ang isa pa mga brothers, gaya na sinabi ko kanina, yung viscosity na dapat gamitin ay 10W40. Ayan, makikita nyo yan. Ngayon, pag nilagay natin ng mataas na viscosity, halimbawa, sobrang taas ng viscosity, ano po ang mangyayari sa ating makina? Ayan, sinabi rin po yan dito, nakalagay din po yan mga brothers, ito, sa overheating. Ayan, ang nakasulat sa overheating, ito, engine oil viscosity too high. Pag sobrang taas po ng viscosity natin sa ating motor, particular po sa Barako, ang nangyayari ay overheating. Ayan, sobrang init na po ng ating makina. Kaya ngayon nagtatanong yung mga ating mga subscriber, mga followers natin, gano'n daw bang karaming langis ang lalagay? Kasi po yung kanilang makina, sobrang init daw ng makina, sobrang daming tagas. Kasi kahit bago pa marami ng tagas, kasi nga po wala na po sa standard yung ating nilalagay. Imbis na ang nilalagay natin ay 1.1, pagka nagpalit tayo ng filter ay 1.2, hindi po nangyayari na susunod. Ang nangyayari, ang nilalagay natin 1.5, sobrang dami. Ayan, pinakita ko po sa inyo, pagka sobrang dami ng langis,
wala na po sa standard. Nagkakaroon po ng overheating, sobrang init ng ating makina. Isa pa, nagtatagas, marami na pong tagas, bago pa marami ng tagas eh, wala na po sa standard. Ito po ang tamang langis na dapat natin ilagay, 10W40. Pagka sobrang taas naman ang viscosity, panggagalingan din po ng sobrang init. Yan po yung ating sagot dun sa ating mga nagtatanong, mga brothers. Yung dami ng langis, dapat po 1.1 liter when filter is not removed, 1.2 liters when filter is removed, at saka ang ating langis ay 10W40. Yan naman po mga brothers ay nakalagay sa ating chassis, sa ating Kawasaki Barako. Pag bumili ka ng Kawasaki Barako, nakalagay po yun, nakadikit sa ating chassis yung kanyang nire-recommend na 10W40 na langis. Iyan po ang aking mga masasabi dong sa ating nagtatanong, mga brothers. Ayan. Dito po sa ating libro, marami po tayong matutunan dito. Ito po naging guide ko. Kaya po ako na-share ko sa inyo yung aking munting nakayanan na malaman dito po sa ating motor, particular dito sa Kawasaki Barako. Ayan. Sa susunod siguro, mga brothers, baka ito naman ating ma-discuss yung ating Raider 150. Ayan. Nandito lahat, pati sukat. Meron tayo dito Eliminator, meron tayo Fury, ayan, Honda. Ayan mga brothers, sige po, hanggang dito lang. Sana nakatulong sa inyo ito ng malaki. At maraming po salamat. Mabuhay po kayong lahat, mga brothers.